may nahukmuha rin ditong mga alimango or mud crab. Ito yung mga tinanim na ni na Kuya Wilson kagabi pa ba to? Kagabi pa. Tapos pwede na natin tingnan ngayon kung meron na siyang huling crab. Paano ba ito kinukuha? Ganyan lang? Iangat. Eh baka lumabas ang alimango? Iangat. Ay wala. Ayun! Meron! Ayun! Meron! O tara po. Mauhanap po tayo. Oh, meron. Tatlo! Ay, dalawa. Isang malaki at isang maliit. Uy, huwag kang umaki. Baka sipitin mo ko. Meron pa ba tayong tinanim? Ilan ba tinanim ninyo? Ako, sige, kuya. Isa. Sabi ng mga mangingisda dito, simula daw nung naging mayabong yung kanilang mangrove forest, lalo rin daw dumami yung mga lamang dagat na makukuha dito. Yung mga tuwai, mga tamilok, at saka yung mga mud crab. Oh, meron. Tatlo! Ay, dalawa. Isang malaki at isang maliit. Teka, yung ano ko naiwan. Didikit yung chinelas. Dumikit ang chinelas ko. Pagpaano nga lang ako. Pagkatapos sumabak sa matinding putik, ang mga nahuli nating mud crabs diretso na sa kusina. Ang next dish, garlic buttered mud crabs. Una mulang tutunawin ang butter. Sunod na igigisa ang bawang at luya. Saka ilalagay ang nahiwa at nalinis na mud crabs. Titimplahan ito ng asin at asukal. Takpan at iluto ng 15 minuto. Maya-maya pa, pwede nang lantakan ang garlic buttered mud crabs. Wow! Naamoy ko yung butter, ah. Yung butter at saka yung garlic. Ayan! Luto na ang ating butter garlic mud crabs. Kumain na natin. Alright, tikman na natin to. Mainit pa. Kahit maliit siya, masarap. Challenge lang kainin kasi maliit. Ayan! Juicy. Very juicy. Tapos lasang-lasa mo yung garlic at saka yung butter. Challenge lang kainin, pero it's worth it. Yeah. Sariwang-sariwa.